Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Yes po, I am AJ, the Wandering Soul. So mga kaibigan, update lang po tayo ng akin. So hindi ko pa sila na-release dun sa free range kasi masyadong umulan eh. Tapos maliliit pa sila, hindi pa ganun kalaki. And kailangan muna silang i-prepare for free range. So ito naghihintay na silang naghihintay na sila ng makakain. Yung mga alaga ko 3 months. Yung iba lagpasan ng 3 months kaso hindi ko pa ma-release doon sa manukan kasi umuulan. Baka magkakasakit lang doon at mamamatay. Nandiyan sila sa loob. So guys, may tira tayong pagkain. Bibigyan muna natin dito sa mga sisiw. So yan po, bibong-bibo. Oh. Mga pula po. May iba naman, mix na yan na native at saka Rhode Island Red. Mga sisiw pa yan, mga sisiw na sa loob ng aking brooding pen. Di pwede doon sa loob. May isa din akong dito. May isang duck na sisiw pa. Doon sa loob kayo. Mga kaibigan, paminsan-minsan pinaralabas ko sila sa kanilang kulungan. Yan po. Kumakain sila ng mga damo. Kasi guys, pinapalabas ko sila minsan dito sa kanang kulungan para naman makakain ng mga dahon, mga damo at saka yung mga bugs sa labas. So madali lang po silang papasukin kasi bigyan ko lang sila ng pagkain. Snack natin sa mga malalaking manok. Tara. Hmm.
po sila. Kasi yung ano, coconut sprout. Dito sa aking manukan, eh, katatapos lang ng ulan, nakikita nyo man yung maraming tubig dito sa likod. Dati dito, marami pa itong mga damo. Eh, naubos na ng mga manok. Eh, kasi, pag ganito, pag talagang may mga manok tayo, naubos, madaling maubos talaga yung mga damo dito. So, yan. Plano ko, isarado na naman yung portion dito, dito na area, papunta doon, para tutubo na naman yung mga damo. At saka kasi malaki naman din ng area, pupunta naman doon. So dito na naman siya i-open, i-close ko muna dito ng area na to. Para tutubo yung mga damo at may mga makakain pa rin sila, yung mga damo at saka yung mga bugs and yung mga insects, yung paborito din nila yan. So dito, mira. So wala na kasing damo na ubos na dito, kaya tubig na lang. Pag umuulan, madaling mabasa dito. So dito po, marami talaga ditong ano dati, carabao grass. Yung katulad naman sa labas, maraming mga carabao grass dito. Nung inintroduce ko na yung mga manok na ubos, namamatay na lang bigla yung mga carabao grass natin. Hanggang ngayon, hindi pa siya tumutubo. Pero sa pag nasa yung sa labas po ng net, andun po yung carabao grass, hindi po rin siya namamatay kasi hindi na kinakain ng mga manok. So dito din na area dati, dito maraming ano yan dito, maraming kangkong. Ito po, maraming kangkong to dito, tinanim ko. Hanggang ngayon, ito na lang natitira. Ito, ito na lang kangkong yung natira sa dito sa manokan ko. Kaya ayun, naubos talaga siya. Hi guys, ito pala yung isa kong alaga. Yan. Ang cute nila. Cute guys, kaibigan. Eh, isa mga kaibigan, andun pa sa ilalim, oh, naglilimlim.
ilang araw na lang din, eh, mapipisa na yan.